Hello. Good morning, good afternoon, and good evening, mga kabrigada sa Pinoy Survivor Channel. Happy Monday sa inyong lahat. Mabago na naman linggo. So, tuloy ko lang, dagdagan ko lang yung kahapon na Survivors Community Vlog. Congratulations sa mga kabrigada natin, ka-community natin na mga nagkaroon ng interes at kumuha ng exam sa PMA at nakapasa. Ngayon yung mga hindi nakapasa, you go on to college, magpakagaling kayo sa mga math subjects tsaka sa English and all that. Then you take again the entrance exam for next year and year after next kung wala pa rin. Hanggang sa makapasok kayo. Don't give up on that dream kung gusto nyong maging cadete sa academy and eventually maging official sa ating armed forces. Okay? So congratulations sa mga kasama nating pumasa, yung mga magulang. Masaya nating mga magulang na yung anak nila papasok sa academy. Congrats po sa inyong lahat. Tapos, congrats na rin sa lahat ng pumasa. I think about 900 sila. The results are out. So, maghintay kayo kung habang naghihintay kayo, kung ano man yung kung kailan man yung schedule ninyo for the medical, physical exams, pati yung psychological exams, mag-ano na kayo, mag-practice na kayo. Tapos, yung pati yung mga subjects na mga kinaka-turnbackan ng mga kadete, magpakadalubhasa na kayo. Mag-aral na kayo habang naghihintay kayo. Kasi next year pa naman ang pasok. Anong gagawin ninyo habang naghihintay? Tapos nun, I hope, we all hope na you all pass, ano? So, siningit ko lang tong vlog na to para at least magkaroon kayo ng idea sa mga sa magiging barracks ninyo next year kung sakaling makapasa kayo. Okay? Sige, ito ha, i-turn over ko dun sa ating ano, ayusin ko lang sandali. Okay, so yan yung bagong-bagong barracks. Well, nagamit na ngayon yan, hindi na bago. I-adjust ko lang. Okay. Ayan, okay na, no? Pasok na. So, yan yung nabisita namin ito, bago siya, kakaribon cutting pa lang niya actually, bago siya ma-occupy. So, this is the new cadet barracks. Dating central barracks, giniba at tinayuan ng isang four-story structure, ano? Ang ganda naman. Tapos noon, ito yung ano, yung front view niya. Kung papansin niyo, ilang ang bawat isang ano niyan, may yung window, no, segment. Apat na kadete 'yan. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam sa left side, siyam dun sa right side. Okay. So, 4 times 9, 36, merong sarap, meron sa likod. Ito kasi sa likod pa, no. So, 36, 36, 72, dalawang side yon. So, 144. Easily, yung one floor can accommodate one company of cadets. Apat na stories yan. So, easily, 4 companies yan. Dalawang batalyon yan ang pwedeng i-house ng bagong building. Yung ngayon, yung sa likod na likod niyan, yung near the grandstand is yung dating Raysol. I think they changed the name na eh. It's now rebuilt into a similar structure. So, kung kaya ng dalawang batalyon din doon, that's the whole corps already. So, yan yung magiging sa entire cadet life nyo, nag-rotate lang kayo kung saan kayo sa mga building na yan. Okay?
So another ano site, merong siyang entrance din side the entrance exit ano doon sa dalawang gilid. Okay. Okay. Oh. So dito kami nagmamartsa, diyan din kayo magmamartsa papuntang Mesol, nandito sa bandang kaliwa ang Mesol. May pasok tayo. Yan yung loob, no? Ito yung hallway. 'Di ba sabi ko merong harap na area and then yung likod na area. So magkatapat lang yan ng mga kwarto. Isa dyan sa mga room na yan ang inyong magiging quarters. May mga pansunog pa, no? Hindi naman yan ipupukpok sa inyo. Wala nang hissing. Itong mga fire extinguisher. Okay. Nag-evolve na, no? Hindi na shot put. Okay, matakot guys. Mga ating mga magiging bagong kadete. Mas ma-professional na ngayon ang academy. Okay. So, pasok lang, no? Ito, I think is a CCQ, no? Station, Cadet in Charge of Quarters Station. So, appreciate nyo lang. O, yan na siya. And then, merong kwarto dito. Probably, pwedeng tulugan yan ng whoever. No? Pwedeng OC. O pwedeng ano, mga cadet guards din. I don't know how they will ano, use that. Tapos noon, sa loob, may CCTV sa bawat ano ng area doon sa floor, no? Nung barracks. Hindi pa tapos yan eh. Kaya ganyan na itsura eh, no? Hindi pa masyadong na ano. Nasa finishing touches pa lang noon. So, yan yung kabilang side, yung kabilang wing. Bagong-bago. Ngayon, occupied na yan. So, ito yung loob ng isang room. Yung nasa labas niyan is yung laundry area. Tapos, pattern din yung mga kwarto after yung mga dating cadet barracks, like race hall, no? Ito yung study, ano niya, shelf niya. And dito lalagay yung mga libro, dyan, yun yung locker for two guys. Tapos, dito ilalagay yung bunks. Tsaka dito rin, double ano yun, double bed. So, dalawa. And then dito sa bandang harap, na hindi nakuna natin picture, is another set ng mga lockers. So, okay. So, ito yung sinasabi ko. Ito yung locker sa harap. Magkatapat yan. Ito rin, magkatapat, di ba? So, in between, baka dyan yung tama lang yung bunks na double bed. Okay. So, dyan yung ilalagay yung mga ano ninyo. Tignan natin, okay? So, yan. Ito yung sa race hall. Ayan yung may mga Borromeo field eh. May mga pine tree. Yan yung Borromeo field. So, tignan nyo. Halos parehas din yung ano yung layout, no? Anong kailangan. So, ganyan yung magiging setup ng inyong barracks. So, tuturuan naman kayo kung paano mag-ayos ng kama, yan, pag-align ng shoes, mag-shine ng shoes, paano ayusin yung mga gamit ninyo. May standard. Okay? So, ito si Cadet Pike at kasi Cadet Sack. Okay. Pike. Sakang. Hindi may pwedeng dumaan ang baboy ramo dito sa pagitan ng kanyang binte at hita na makakaraan talaga dito. Hindi wala ano to, hindi pa sila ready eh. Kinuna ng picture tapos pinost na. So huwag niyo na silang pansinin. Tinakpak ko yung mukha para hindi ma-endorse eh. So, aligned rang combat boots, then dress shoes, half shoes, dress shoes, and then mga rubber shoes, and then slippers. So, aligned siya in standard. 45 degree angle yung mga kumot, no? Yung pagkakapol ng linen, papaloob. Yung, so ganyan, ang ano, pagka naka-open house, ganyan, may inspection, ganyan ang forma nila. Okay?
So, hopefully, itong mga bago nating mga kadete, makalagpas kayo sa pagkaplebo, no? So, the only time na may mga kapasok dyan is pagka open house. So, talagang, yun yung forma nitong kadete na ito. Kawawa naman. First class na. First class na yata, no? So, ganun talaga siya tumayo, eh. Okay, yung ano mang comment. So, ayan, yung locker. So, ganyan yung typical locker. Ito, medyo may walang stiffener na ginamit. Ito, may stiffener. Nilagyan ng parang karton o folder o kartolina para maganda yung pagkakatiklop na pulling, no? So, yun dito, wala. Tapos ito, ang mali nito, itong mga manggas, hindi nakapasok pa sa loob. Okay, anyway, wala namang inspection yun eh. Ang kagandahan ng mga locker nila, meron ng ganito, no, pang sabit ng pantalon. Kasi sa amin, wala eh. Hanger na dire-diretso yun na ganyan. Kaya pantalon, tsaka mga dress coat namin, sama-sama. Ito maganda na, meron ng sabitan ng pantalon. Nag-improve. Masyado naman mataas yun, ano? Para ng mga personal staff. Okay. So, another ewan ko kung saan barracks to. Nandun yung ang field equipment lagi naman sa itaas, eh. So, okay. Just to give you an idea, na? Oh, so, ito, oh, ganda ng pagkakatiklo po. Ito yung sinasabi ko na yung manggas, pagkalabas niya, ipasok mo ulit. Kaya ganyan na magiging itsura. Okay? So, taga Charlie Company ito. So, ito, ganun din. Pinasok niya, nakapasok yung manggas sa paloob din. So, pagkalahat yan, properly, magandang tingnan. Okay? So, ito yung yung sink ng bagong cadet barracks. Mas marami sa amin noon dadalawa lang sa Melchor Hall noon, dadalawa lang yung natatandaan ko na hindi pa gumagana, wala pang tubig, ditabo kami. So ito maganda, may hot and cold pa yan, no? So guys, wag kayo magre-resign. Ang ganda-ganda na ng facilities, ano? sayang naman. Ginastosan na talaga eh. Kaya huwag kayo magre-resign. Laki-laki na salamin sa amin eh. May salamin ba? No? Walang salamin ako natatandaan eh. Okay. So, another ano. Bakit anyway, so maganda na, di ba? Maganda. So, same angle. Nag-inspect lang yung kasama namin. May kasama kami na tumitingin. At kami, ako driver eh. Driver ako, kaya pinapasok din ako. So, ito yung lavatory at saka yung shower, no? Shower cubicle. Sa magkatapat sa loob. Ayun, may heater pa. Yung shower talaga. Kami, wala, cold water kami. Kaya guys, sa swerte nyo. Tapos sa kami di tabo. Tabo talaga yung mga lumang lata ng fruit cocktail o yung mga juice na Del Monte, yung kalahating galon ba yun? Yun ang inagayan ng tabo. Okay, merong mga dipper, no? Yun yung kanya-kanyang dipper kami. So now, you just turn it on. Wow, sarap, shower. So, enjoying, ha? Civilized ngayon sa academy. Okay? So, ito, madilim yung kuwe. So, meron pang isang, not bad, no? Ganda na. Okay. So, CR. Oh, meron pang bidet, no? Baka dyan kayo magmumog. magtoothbrush. Yan yung gagamitin nyo. Wag naman.
So, may ano pa, no? Lalagyan pa ng tissue, no? So, okay. Flush-flush lang. So, okay. So, balik doon sa CCQ. Oh, isang, saan kaya ito? Siguro sa OSIS room to, no? May sariling CR, may sariling ano, liguan. Okay. Ganda yan, ha? May tutuluyan yung OC, ha? Ito yung laundry area. Diyan kayo maglalaba. Dito nyo isasabit. Pero I doubt na effective yan kasi kulub sa araw, eh, no? Ewan ko lang. Matagal matuyo. Baka sa labas pa kayo magsabit. So, meron namang opening dito, eh. So, siguro papasukin pa rin ang araw. So, yan. Okay. So, ito, I think, is the guard, ano? Guard room? Guard house, no? May sarili siyang gripo. Enjoying talaga. Ang ganda ng ano, ha? Okay. So, dito siya, eh. Dito yung, ano, and then maluwag. Siguro ito magiging lounge area, no? I don't know. May space, eh. Yeah, another angle nung ano guard room. Okay, yun na. So this is supposed to be probably no an EI room or study room or where cadets, deficient cadets can be given extra instructions by a proficient cadet. For example, physics, ang daming removal sa physics, tayo dyan yung exempted, mag-lecture-lecture siya. So, kahit nasa loob ng barracks, wala naman yung mga professor, at gabi na, pwedeng dyan magkaroon ng study area. Maganda yung ano niya, yung board, no? Whiteboard marker kailangan. Okay. Not bad, no? Maganda. Maganda yung barracks nyo. So, ang ano na lang dyan, pag-igihan yung matapos, yung apat na taon, mahirap yung first year. Yung first year kasi plebo, eh. Tapos nun, eh, pag-aperlos ka na, academics, conduct, honor, yun lang talaga. So, walang ano, elevator, hagdanan lang. Dito mahirapan yung plebo, lalo yung nasa itaas, yung fourth floor, one leg up. Naku, hirap niyan. Kung meron pa, no? I doubt, baka wala na. Tinanggal na siguro yung one leg up. Papanik ka, isang paa. Para kang ano, yung hop, ganon. Okay. So, meron pang emergency light kung walang kuryente. Siguro yung genset na sa itas, sa gilid. Okay. So, ayan guys, yung bagong barracks. Occupied na ngayon yan. We were here probably in 2017, 2016, mga ganon time. So, by now, may mga naka-occupy na kadete dyan. I just wanted you to see yung loob, ano. So, once again, yun lang. Congratulations sa inyong lahat na pumasa all over the country at nag-aspire na maging kadete. We hope na mapasa nyo rin yung other requirements, physical, medical, dental, tsaka yung neuropsychiatric, no, na exams. And we hope to see you next year, occupying those barracks pagka nag-open house, makakapasok kami. At matapos yun sana at maging PM Mayor kayo. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Bye-bye!